Magandang araw. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-bypass ng iPhone 5 na nasa activation lock gamit lamang ang MacBook or Hackintosh. Ngayon, magre-restore tayo sa Trio Tools ng latest na iOS version ng iPhone 5 or iPhone 5C kasi ito yung pinaka-importanting step para mabypass natin yung unit. Una, buksan lang natin yung Trio Tools. Then, E. So, i-flash lang natin siya sa latest na iOS version. So, ngayon, antayin lang natin mag-100% to. So, tandaan nyo, huwag na huwag nyong i-skip yung part na to kasi ito yung pinaka-importanting part para mabypass natin yung iPhone 5 at iPhone 5C. After mag-100%, pag namatay yung unit, PDF mode agad natin. Kung nakita nyo yung Apple logo, press nyo lang yung power button tsaka home button hanggang sa mamatay yung screen. Sabihin lang kayong 2 seconds, then bitawan nyo yung power button. Kaya kung mapapansin nyo, nasa DPU mode na yung device. So, pagkatapos natin ma-DPU mode yung device after ng flash, punta na tayo sa Mac or Hackintosh. Ngayon, nandito na tayo sa ating Mac or Hackintosh. Ngayon, sasaksak ko lang yung device natin. Papansin nyo, magpa-pop up yung iTunes kasi naka-DPU mode siya. Ngayon, buksan nyo lang yung sliver 5.5. So, kung first time nyo lang bubuksan tong sliver 5, tong sliver, gawin nyo lang tong step na to. Kung napunta kayo ng close muna to. Punta kayo ng application. Then, hanapin nyo yung sliver. Right click, show package content, contents, sa itong resources folder. Open lang tayo ng terminal. Type nyo lang sudo chmod minus r dash minus R space 755 space, then drag and drop nyo lang yung resources. Then enter. And enter nyo yung password. Pagtas nyan, gagana na yung tool. Buksan na uli natin. Ngayon, nandito na ulit tayo sa tool. Click nyo lang yung bypass A6 devices. Then, pili kayo kung ano yung device na gusto nyo i-bypass. Sa akin, iPhone 5. Then, click nyo lang yung enter phone DPU. Makikita nyo, device now is in phone DPU mode. So, kung mag-error sa inyo, i-buksan nyo lang yung unit.
power button tsaka home button hanggang sa makita nyo yung Apple logo, then balik nyo agad sa DP mode. Then click nyo na yung OK. Tapos click nyo lang yung load. Load. Or pag hindi gumana yung standard mode, pwede nyo gamitin yung alternate. Ngayon, subukan muna natin yung standard. Click lang natin load. So, nakikita nyo, nag-reverse boot na. Then, lalabas yung logo ni Apple Tech. Click natin yung okay. Nakita nyo na yung logo ni Apple Tech. Click nyo lang yung relay device info. Got it. Nantayin nyo lang mag-load. After nun, click nyo yung delete setup. Papansin nyo, may nag-pop-up na message. At hindi pa rin nag-boot yung device, click nyo na yung okay. Then, subukan uli natin i-repeat yung process. Pick natin yung alternate RD, yung standard mode muna. Then, relay device info. Click nyo yung delete setup. So yan, kung mapapansin nyo, dapat daw magbo-boot na yung device. Ito nyo naman. So, basahin nyo lang yung nag-pop-up na message kung sakaling mag-stuck kayo sa Apple logo. Click nyo lang yung OK. Nantayin natin matapos yung pagbo-boot. Dapat pag nag-boot to, hindi na dadaan sa activation lock, diretso home screen na. Ayan, kung mapapansin nyo, wala na siya sa activation lock. Diretso home screen na agad. Maganda dito, sa bypass na to, pwede nyo siyang i-erase all content. Erase all content settings. Subukan natin i-erase. So, mapapansin nyo, bypass siya, pero pwede siyang i-erase all content. Ganun kagaling yung tool ni Apple Tech. So, bisitahin nyo yung page niya. Magda-drop na lang ako ng link para makita nyo yung mga tools niya. Maraming maraming salamat kay Apple Tech sa sobrang gandang tool na to. So, yun lamang. Salamat.